Maayong buntag, mga higala. Maaga nga pala ako nagmata. Hindi, joke lang. Pangalawang gising ko na nga ulit eh. Pero hindi, maaga naman talaga ako nagising gawa ng pumapasok sa trabaho. Siyempre ang aking banana bells at ang aking panganay na anak. Yun nga lang, pag nagising ang aking busuan at naramdaman na wala ako sa tabi niya, ay nako, katakot-takot na tawag yan ng mama. Ay ang ending, ayun. Ano pa bang gagawin? Hindi matulog ulit. Hindi talaga maiwasan. Minsan nga, nagigising ako. Naku po, tanghali na pala. Hindi naman, joke lang. Mga alas 8 lang naman. At syempre, bago ako makatulog ulit niyan, ay napakain at nalinisan ko na ang aming prinsesa. Prinsesa? Sino nga ba? Hindi ang aming baning. Ang aming pabebeng baning. Tanghali na nga yan, pero hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Nagsipagsipagan lang naman ako ngayon kasi nga for the content. Pero oy, charis lang ha, baka maniwala kayo. Pero syempre, kasama na yun. Kung nakikita niyo nga mga langga, eh for the tanggal-tanggal muna tayo ng sapin. E paano ba naman kasi itong toddler ko? Dinumihan yung mga sapin kahapon. No choice tayo. Eh kaya ayan, kailangang linisin. Dahil wala namang ibang gagawa nito kundi ako din. Kaya para hindi na masyadong madumihan, lumala eh, labahan na natin. Pero bukas pa yon, pag-iisipan ko muna. Eh wala, yun talaga ang role natin mga nanay eh. Pag meron talaga tayong mga maliit sa bahay, ano, yung mga makukulit. Ay nako, sigurado hindi na uubos yung gawain natin dyan. Paano ba naman kasi kahit maya tayo linis, maya tayo ayos, eh kahit maya din naman sila kalat, maya din sila gulo. Eh wala tayong magawa eh, ganun talaga eh. Bata kasi. Kaya minsan, tayo na lang mag-adjust. Kahit minsan parang piko na ano, pero no choice, anak natin yan eh. Wala tayong magawa kasi bata nga. Ganun din naman tayo nung bata pa tayo, diba? Buti na nga lang ngayon, kahit pa paano, si bunso ko nang nagkakalat. Dati kasi dalawa sila ni Baring. Naku, magkasundo tong dalawa pagdating sa kalokohan. Lumabas nga muna pala ako saglit niya para bumili ng ulam. At naku, alam niyo ba kung anong nangyari? Ay, kaangahan ko talaga. Nakapaglinis na lahat. Nakabili na ng lulutuin lahat. Alam niyo ba, pagka-check ko nung kinaing, ba hindi ko pala inisaksak. Ay, kagaling. Naku, konsensya tuloy ako ngayon. Paano ba naman kasi malimig kung mapagalitan yung anak ko. Kasi nga minsan, pag nagsasaing siya, ay hindi niya naibaba yung ano ng pindutan ng rice cooker. At nahumali nga sa kanyang laro. Eh, isa rin naman pala. Ay, naku po. Like mother, like son nga. Pasensya na nga pala kayo at narinig nyo ang ingay ni Baning. E paano ba naman na amoy na naman itong mga pinagagayat kong gulay dito. Ganyan kasi talaga yan. Lalo na't pag mga kamatis, mga sayote o kahit anong gulay. Nangihingi yan. Paborito niya kasi talaga ang mga gulay. Ano ba siya? Conscious sa kanyang figure. Ayaw niya magkaroon ng fats. Nagpatulong na nga pala ako sa panganay ko na hugasan yung kawali at ako'y magsisimula na nga magluto. At sa mga oras niya na ako'y nagugutom na talaga. Ang pinagagawa ko ay pinagbablanch ko lang muna yung mga gulay pati yung karni ng manok. Kasi gusto ko sa gulay ay medyo half cook lang siya. At yung sa manok naman, nakakatulong din na mabawasan yung langsa niya kapag kinaanuhan mo na siya sa mainit na tubig. Ayan, nagsimula na ako magluto dyan. Pinagigisa ko lang naman yung mga bawang, sibuyas, pati na yung bill paper. Tapos sinunod ko na yung manok. Di ko nga alam kung anong tawag sa niluto ko diyan eh. Ano siya? Parang chop suey na hindi. Ang gulo. Kasi, di ba ang chop suey merong pang palapot? Iyan, wala kasi ako nilagay dyan. As in, ang pinagtimpla ko lang dyan ay ano, oyster sauce. Yung chicken. Kapabisay, rambut gaan eh. Yung ano, chicken cubes ba? Pasensya na mo dahil ha, sa mga voice over. Eh. Ano talaga minsan? Bumabalik ko talaga ang dila ko. Hindi talaga nakatulid ng Tagalog. Halata naman po, di ba? Bisayang dako talaga. Ayan nga, at sa finally, after 400 years, natapos na ng luto ko at ako'y gutom na talaga dyan, sabi ko sa panganay ko, kumain na kami. Kami nga lang dalawa pala muna kasi yung si Bunso, ayun, napagod ka kalaro, nakatulog. Hindi ko alam kung anong pinagkukwentuhan namin ng panganay ko dyan. Basta parang nasabi niya na ang sarap daw ng gulay kasi crunchy. Ayun, yun lang. Salamat sa panonood, sa pagtiyaga sa panonood sa mini vlog ko. Pasensya na muna kayo sa voiceover ko mga langga ha. Medyo, ano pa, nangangapa pa. At kung natapos mo nga po itong video ko, hanggang sa dulo, ay maraming salamat sa support ng mga langga. Ayun lang, God bless you all, amping tangtanan.